Hi guys, welcome back to our channel. It's another day, it's another vlog, and you're watching Kuya E TV. And for today's video, guys, isa na naman pong kakaibang experience ang i-share ko sa inyo. Kung ano ba talaga yung normally nating tinetake for dinner dito sa bansang Cambodia. Yung mga tipong mabilis ang dinner, yung mga wala ka ng time magluto, yung kailangan mo kaagad-agad meron na kasi nagugutom ka na galing work, yan. Yun pong i-share ko sa inyo ngayon, guys. Nagalakad ako kanina pa uwi, nakita ko ito. So very common ito, guys, tuong i-share ko sa inyo na pagkain ng Cambodian. Tawag nila rito, guys, is numpang patay. Yan. Ano to? Parang matuturo nating street food. Pero masarap siya. Natikman ko na ito na ilang beses. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo, guys. Okay? So let's get started! Yun na nga, guys. So, yan ang kakainin natin ngayong gabi na i-share ko sa inyo. Pero bago tayo mag-start, guys, at kung bago ka pa lang sa ating channel, please do not forget to subscribe, like, and comment to this video. At pwede ba rin i-share sa mga kaibigan mo. At huwag kong kalimutan, kalimbangin yung notification bell dyan para ma-notify ka sa ating mga bagong videos. Ayun! So, yan. Simulan na natin. Let's go! So, yan. Nakikita niyo naman, guys. Medyo mainit-init pa yung tinapay, actually. Ito yung tinatawag nilang baguette, di ba? Baguette ito sa atin. Kasi dito, guys, sa Cambodia, mayroon sila sa mga anghang na pagkain. Kaya lahat ng food nila rito, laging may sili. So, for this particular one, kahit sandwich siya, gusto nila maanghang pa rin, kaya lagi sila may side dish nito. Tapos anti-uma yung kanilang atsara. Tapos yan, kasi nga puro meat siya sa baba. Ayan, nahulog na. Puro meat siya sa baba, sa loob. Tapos may mga gulay-gulay pa. Ayan, very unique na siya, actually. At dito ako natutong kumain na maanghang. So yun, kaya ngayon, yung panlasa ko, parang matabang na kapag hindi na siya maanghang. Promise. Ang sarap nung ano niya, yung mga nilagay nila spices sa loob ng tinapay. Yan. Actually, sa Pilipinas, naalala ko to, ano, pwede ko siya natin siya i-compare sa Subway. Yeah, di ba? Available sa atin yun. Mabilis ang sandwich din. Ito yung naalala ko to, yung kumakain ako nito. Ang lutong nung tinapay. Tapos yung meat niya na pork doon sa loob, may lasa rin. Parang inadobo muna nila something para kaya sobrang lasa ng meat. Tapos yung mga sauce niya na ginamit, plus yung anghang. Kaya perfect blended sila. Blend na blend yung lasa nila sa isa't isa. Perfect combination. Kaya pala tuwing may atsara, kasi nga puro may karne dito sa loob. Yan, guys. So, yan. Puro meat yan sa loob. Kaya may atsara sila kasi anti-umay. Yung atsara nila, actually, may iba pang halok. Kasi sa atin, di ba, pag atsara, normally papaya lang, tapos may carrots, di ba? Pero ito, meron pa siyang pipino, meron pa siyang ibang gulay-gulay sa loob. Pero masarap siya. Crispy yung mga ano niya.
Kaya pag kinakain mo to, dapat lagi kami atsara. Hindi pwedeng mawala yung atsara kahit pag kumakain ka na itong numpang patay. Sarap. Baanghang talaga siya. Kaya masarap. Ayan. At so, mga magtatanong kung magkano ko ito nabili, itong dalawa na to kasama yung mga side dishes niya, parang ano siya, 10,000 riel, ibig sabihin sa pera natin sa Pilipinas, parang 100 pesos. Yun. Okay lang, kasi instant eh, pag uwi mo, hindi ka na magluluto, di ba, kakainin mo na lang. Sarap po na. Nagpapawisan ako. Kasi ang hang. Yan o, nakikita yung sili. Yan o. Yan. Ang anghang. Nakatulong din pampuwala ng anghang sa bibig natin yung ano, yung atsara. Sarap. Sobrang meso lang niya. Ang-anghang guys. Kaya ako muna umunin ng tubig. Pinagpapawisan ako. May pa tayong half. So busin natin to guys. Actually, hindi naman ito masarap kasi kapag lumabig na yung tinapay, nagiging makunat. Kaya dapat ukusin natin. Sayang naman. Ang technique kasi nito guys, pagkain nito, dapat pag binili mo siya, kakainin mo siya agad para yung tinapay, malutong pa rin. Alam niyo ba kung paano nila pinapain ito ng tinapay nila? Hindi bread toaster, kundi iniihaw nila. Merong baga, tapos papainitin nila yung tinapay, babalik-balik na rin. In fairness, lumulutong siya. Nakakuha nga ako technique, pwede pala yun, no? So, imagine ko yung pandesal natin kapag nilagay natin sa baga o sa ibabaw ng baga. Pwede pa siyang, ano, pampalutong. Sarap. Kung ako nagkakamali, available dito sa Vietnam eh. Bansang kami Vietnam. Natural lang sa Bangkok kung meron sila sa Thailand. Just in case hindi nyo pa po alam guys, yung bansang Cambodia, Vietnam, tsaka Bad Thailand, magkadikit lang silang tatlo. Pwede nga silang biyahihin na nakabas lang, pero mahabang biyahe. Kaya somehow, yung kultura nila, pare-pareho, lalo na sa food,
Yeah. Hmm. Last bite, guys. Hmm. Naubusan natin yung dalawang sandwiches natin, guys. Sobrang sarap. Ang sarap, guys. Sobra. So, dito ko na natatapusin, guys, ang ating dinner. Maraming salamat, guys, sa inyong pagsama sa akin. Kung meron po kayong comment or question dito tungkol sa kinain natin ngayong gabi, comment down nyo lang po, guys, at pag-uusapan po natin. And again, shoutout po sa mga hindi po nag-skip ng ads dyan. Yan, maraming pong salamat. Malaking tulong po yan. At sa mga friends po natin dyan hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do not forget to hit the subscribe button sa baba ng ating channel. At yung notification bell dyan, please hampasan nyo na po, guys, para ma-notify po kayo parati sa ating mga bagong uploads. At yung join button dyan, please pwede nyo rin po siyang explore. I-hit nyo na rin po dyan para po makasama kayo sa ating Kuya ETV squad. So yun, maraming pong salamat, guys. Hanggang sa muli po nating video. Bye-bye!